guys! Good day! And welcome back to our YouTube channel. Ayan, alam ko na ang name nito. Ito pala si Yumi Wall. Oh, sa nabili kong 30 pesos. May apat ako dito. Matatangkad sila at matataba at malalaki. At saka guys, dito pala, ayan, ang daming nagka-fungus ba to? Or yung parang nagkakaitim na mga dahon ng succulents or medyo mashi-mashi. Galing yan dito kay this one, Resri. Ah, hindi, Resri. Gypsy. Oh, ayan, Gypsy. Tingnan nyo, kalbong-kalbo na. Mayroon pang mga naiwan ganito. Ayan, gaganyanin ko lang. Medyo matigas kasi siya sa may puno pa. Pero talaga nung kanina, ginanyan ko lang siya. Pagtaas ko ng mga stem, ang daming na hulog na dahon na nagsiitiman. Siguro fungus to or hindi masyado siyang na-air dry pagkatapos nagka-fungus. Ganun. Pero at least, dito lang sa kanila. Kasi, ito naman, si variegated pala to na, anong tawag doon? Gypsy. Akala ko Mrs. Richard. Oh, pero sabi ni seller, ano daw to, variegated Gypsy. Sige na lang, okay lang. Ah, ayan, yung isa, 1 week na to na air dry. Oh, ayan. Ayan. Almost 1 week. Saturday kasi tayo, tapos dumating to ng Tuesday. Tuesday? Tuesday ba? Tuesday o Wednesday? Oh, almost 1 week na. Matagal na siya naka-air dry. Oh, let it say na ano siya. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at 3 days. O ganun. Pero ayan, ganun pa rin. Oo. Nagmash pa rin siya. Yung good, tatlo lang, pero okay lang. Tsaka hindi ko pa naitanim itong si variegated flapjack. So ngayon, guys, itanim na natin ito si Chroma, oh. Parang di ko pa siya kayang itanim. Ewan, tinatamad ako lately. Tinatamad si Madam. Anyway, hindi naman ganun katamad. Kasi, meron akong prepare dito na ano ba ito? Soil! Ohang na hang. Nilagyan ko siya ng chili powder. So, ngayon, lagyan natin dito pa rin sa square pot. So, since hindi pa dumating yung promise na in order ko, mamaya pa daw, pero hindi ako makapaghintay. So, yung ginamit ko, recycled soil na maraming pumice. Oo, so parang may pumice na din yung mixture. So, mag-add on na lang ako mamaya pagdating sa toppings. Oo. At saka, ginamit ko na yung binigay ni Madam. Tadang-tadang. Napala-pala. Ang ganda niya. Ganito yung pala ko. Pero red yung color hanggang sa na gitna. Anong tawag doon? Nabuak. So, dito tayo magtanim, guys. Para hindi ako malukot. Masakit yung likod ko pagkatapos. Ayan. Si Chroma, dito ko na ilalagay sa gilid. Oo. Kasi, lang, para mayroon tayong another set of arrangement. Yan lang, ganyan. Patong-patong lang. Ayan yung Chroma, o Chroma area. Dito na side ko ilalagay si Resri. O, dito sila magsiksikan. Asa ka dong? Nakong anak ko, surang-surang na pod. So, ayan, dito ko nilagay lahat ng Gypsy. Ito naman yung may roots na natin na Silver Queen. Oh, syempre naman sa tagal na hindi na itanim, magkaka-roots talaga siya. Dito ko siya ilalagay, katabi nila Chroma. Oo, ganyan. May nag-chat, guys, on the way na daw yung pumice. O, diba? Ang bilis. Ito, kahit saan na yung iba ilalagay. Ito, dito na lang siguro. Dito ko na lang siya ilalagay sa gilid. Silang apat. Hindi lang masyadong tabi-tabi. Yung tama-tama lang ang sikip. Kasi, baka magkaka-baby yan. Tsaka tumatangkad. Ang cute nila, guys. Ah, naku-cutean ako. Ayan. So, ayan. Diyan lang. Medyo luwagan ko lang kaunti. Yan. Tapos, gusto ko tong i-rain and shine.
Tapos, itong variegated, dito ko siya sa gitna ilalagay para makulay ang gitna. Hindi naman siya gitnang gitna talaga. Tama-tama lang. Yan. Tapos, ito, si... Hindi naman to gaanong kalaki, guys. Pero, lalagay natin siya dito. Yan. Parang pinatong lang. Tapos, itong isa, since nag-iisa lang siya, dito ko ilalagay. Yan. Medyo okay-okay na yung pagmumukha. Ayan. Pamisa lang ang kulang. Ito naman, ilalagay ko siya siguro dito. Ayan, dyan. Parang baliktad. Ito na lang kaya. Medyo malaki ang space dito. Dito na lang siya. Ayan. Tapos, ito si maliit. Dito ko na lang ilalagay. Ayan. So guys, alam nyo na, ang ilalagay ko dito, since medyo malapad siya, ito. Itong ating flapjack. O, diba? So, ayan na si flapjack. Medyo natabunan to. Iisipin ko kung paano to, tama na ba itong ginagawa ko? Hindi talaga ako, dito guys ha, master dito ha. Nag-iimbento lang ako ng mga arrangement. Parang tinusok-tusok lang. Meron pa akong isa dito. Hulaan nyo saan ko ito ilalagay. I-change ko na lang. Dito na lang guys. Dito ko siya ilalagay sa ilalim ni Flapjack. Anyway kasi si Flapjack tumatangkad yan. Ayan. Dyan na lang siya. Medyo nakatago pa. Hayaan na lang natin. May isa pa ako dito. Ayan. Hindi ko kilala to guys. Dark siya na parang gray. Na parang hindi ko maintindihan yung kulay. Pero super duper ganda niya. Tapos, dito ko siya ilalagay. Yes, ayan. Yan. Katabi niya guys, maglalagay ako ng variegated na gypsy. Oo, pero yung dalawa, ipapat ko yun. Ito lang, dyan. Titingnan ko yung progress, kung anong mangyayari sa kanila. So, ayan na guys! Ayan yun ang, ayan na yung natin, another set of square bed plants. Diba, nagpataka, rakog, unsay gipangalan ani. Basta naka, hindi square, rectangular bed garden. Ayan. So, i-update ko kayo guys, once nagiging maganda na to. Siguro pagdating mamaya, ayusin ko kung paano talaga sila iaano. Tapos lalagyan ko siya ng pumice on top. At saka bibigyan ko kayo ng update sa ayan. Ang gondo-gondo nito. Tapos, ayan. Yung isa naman, nandun. Tatlo na sila naka-rectangular. Ang ganda pala nito. So, bibili pa ako ng isang ganito. Ah, hindi isa. Siguro tatlo din. Oo, kasi maganda yung pang-isahan na lang sila, no? O, kasi nakakatipid tayo ng soil. Nakakatipid tayo ng pera sa pagbili-bili ng mga pots. O, diba? Kasi 55 pesos lang to kung ini-individual ko. To ang dami. Yes, madadamis akong magagastos. Oo. So, ayan guys. Nagtanim lang naman ako ng rectangular bed garden. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Excited na ako kung paano sila lumago. At saka mag-insert na lang siguro ako ng ng Mendoza or mga Ellen dito sa mga yung anong tawag dyan? Yung mga bakante-bakante para mas lalo siyang gumanda. Siguro yung dalawang yon, Mendoza, Ellen, kasi mabilis dumami sila eh. Mabilis lang silang buhayin din. So, bye-bye guys! See you in my next video!